ang pinakamataas pagpupuri tayo lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong minamahal, ginagalang mahal na Pastor, Wilde Estrada Almeida. Sa ating pong, sa kanya pong beloved children. At hindi po natin malilimutan kanyang turo at aral. Ating pong minamahal, mahal na beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At sa inyo pong mga minamahal, ay nagpapasalamat sa mahal na Jesus. Dahil po, kami po ay 25 years na po kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay dati po nagtrabaho sa daho po ng Toyota. Isa pong Chinese na wala sawa sa pag-share sa akin. Sabi niya, lumalo ka sa Jesus Miracle Crusade ang iyong anak pagagalingin. Kasi 1 year old pa lang yung beloved son ko, yung panganay ko po yan. May sakit po siya na masila ng bahagi na isang lus-lus po. Yan talagang hirap po talaga siya, mga minamahal. At sabi po sa akin ng doktor na yon, mga oras na yan, year 1996, ooperahan na po siya. Napakabuti na ang mahal na Panginoon Jesus dahil nung tinanggap po namin ang mahal na Panginoon Jesus, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang aking mahal na anak, pinagaling sa kanya pong lus-lus. At iyan po, wala po'y naganap na operahin, operation po mga minamahal. Maraming salamat sa mahal po ni Jesus. Hallelujah. Ito po ang aking pong mahal na anak ko po na panganay. Year 2019, nandiyan na po siya, nalalamig na po siya. Hindi na po yan siya dumadalo. At lagi po namin kinakausap ng aking malasawa na, bakit hindi ka na po kayo umaalis sa bahay? Dumalo na po kayo. Ayaw po niya mga minamahal, nandiyan lang po siya sa bahay po namin. Palakad-lakad po mga minamahal, kasama ng iyong mga kaibigan po niya. Ngunit kami hindi po namin alam kung sino na po ang kinakasama po niya mga minamahal, mga barkada. Andiyan po na ang aming paalala sa kanya na huwag mong hintayin ang mahal na Panginoon na mapalalahanan ka. Ngunit kami lagi namin nagsusumamo sa mahal na Panginoon ng malasawa na siya po ang birthday namin na manumbalik po talaga siya mga minamahal. Ngayon pagdating po ng 25 ng Sabado po yun, nagpaalam po sa akin na pwede po aalis po ako, ihahatid ko po ang mga gift ko po sa aking mga inaanak. Sabi ko po sa kanya, bumalik po kayo agad dahil magsalo-salo po tayo yung gabi since nandito ka na rin. Ngayon po mga minamahal, hinihintay ko po siya. Hinabot na po ako ng alas 9, alas 10 di po siya umuwi. Hanggat po tinatawagan ko na po siya mga minamahal. Nandiyan po talaga ng ring cellphone niya, yung pala, nakasilent. Naiwan pala niya sa bahay po namin. Hanggat natulugan ko na po siya, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, hanggat dumating ang time na ako'y ginising na aking malasawa na mayroon po naghahanap ng mga pulis, maraming tao po pumunta sa bahay namin. Yung pala, nung nakausap ko na po ang mga nag-rescue ng aking mahal na anak, sabi nila sa akin, huwag po kayo mabibigla sa nangyayari sa anak niyo. Nagkaroon po ng aksidente at saka, grabe, critical po ang kalagayan ng anak niyo. Wala na po siyang malay. Nandiyan po mga minamahal, duguan po siya. Naliligo po siya na sarili po niyang dugo. Sa hospital, ang mahal na anak ko, hindi po na niya ako makikita. Bulag po yan mga minamahal. Hindi po, wala po siyang makita. Ang sabi niya sa akin, nung nagkaroon na po siyang malay, sabi, ma, nasaan ako? Ang narinig ko po kanina, ma, habang wala po akong malay, puro po nagpupuri sa aking kalagitnaan. Habang nandun, dun po ako sa kalsada, kahandusay po ako. Nakita ko po, ma, ang aking kaluluwa na andyan po talaga, narinig ko po na puro nagpupuri ang mga Pilis Choir. Jesus is alive. Kung makita niyo po mga minamahal, ang motor niya wasak. Yung sahig niya, apakadaming dugo po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kung makita mo pa talaga, sabi ko na, humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon Jesus. Buhay ang mahal na Panginoon sa ating, sa Jesus Miracle Crusade. Pagagalingin ka, ibalik sa iyo ang paningin. Mga minamahal, ang aking mahal anak, andiyan po nakakita na po siya. Nakita mo niya ako. Amen. Glory to God. Sabi ng doktor,
Ma'am, kailangan po namin siya isa-surgery. Kailangan po namin, dahil po ang kanyang ulo, may fracture po talaga. Napakalaki po ang kabilang ulo po niya. Nag-crack po yan, mga minamahal. Pati po yung ano niya, ilong po niya, yan talaga po talaga basag po. Pati po yung noo po niya. Ngunit, napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa Diyo, napakabuting mahal na Panginoon. Hallelujah. Dinugtong ng buhay ng aking malanak. Ngayon po, mga minamahal, wala pong operasyon, walang tahi ang nangyari sa aking malanak. Normal po siya, mga minamahal. Siya po'y nakakita na po, mga minamahal, na siya po napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa madaling salita, ako po'y talaga yung nanlamig noon, mga time na yon, mga minamahal. Sa totoo lang, grabe panlalamig ang dinanas ko noon, mga minamahal. Alam niyo po kung bakit. Dati po ako isang instrumentalist. Ito pong December 25. Hallelujah. Ako po'y nabangga ng isang tricycle, mga minamahal. Ako po hindi ko po alam na ako ay nabangga na. Hallelujah. At pinikturan po ako ng kapatid ko. Pinakita niya po sa akin na gano'n na yung itsura ko, talagang hindi na maililat yung mata, puro basa yung muka. At dyan po talaga na, hallelujah, na ang daming dugo po na nawala sa akin nung kami nagkabanggaan dahil kumalat po yun sa gitna ng kalsada. Noong December 25 lang po nangyari yun, pero mga minamahal, sabi ng ibang doktor na mahirapan doon kung makarecover, pero ito na po ko ngayon, mga minamahal, sa harap ninyo. Pinagmahal, pinagaling na ng mahal ng Panginoon. Isang saliluya. Yung time na nalalamig ako, akala ko na wala nang pakialam sa akin ng Diyos. Meron pa pala dahil pinaalalahanan niya, dumating itong paalala na ito sa akin. Haleluya. At ang pinakamataas na pagpumuri at pagpapasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon sa school lamang.